Good morning to everyone. Join us and discover new ideas. Para sa bata, para sa bayan. Solong Edukalidad. Magandang araw. Teacher Arnold po at your service. Nandito ulit tayo para sa panibagong aralin na naghatid sa inyo ng bagong kaalaman para sa edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan pa. Narito ang APL Creative Production upang gabayan ka sa inyong pag-aaral, upang lubos maunawaan ang mga iba't ibang paksa sa online tutorial class. Ito rin ay nagsisilbing gabay para sa mga magulang kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ng kanilang anak o mga estudyante mula sa self-learning module. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong ballpen o lapis o kwaderno. Samahan ninyo kami para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Pagkatapos ng araling ito, inahasahang matututuhan mo ang kahalagahan sa paggawa ng abonong organiko. Talakayin ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Ilabas natin ang mga kwaderno o ballpen natin. Sagutin ng tama ang bawat patlang. Kung ang isinasaad ng pangungusap ay wasto. At mali naman kung hindi wasto. Una, ang tubig ay mahalaga sa buhay ng halaman. Kalawa, ang abonong organiko ay gawa sa mga pinabulok na mga patapong bagay tulad ng mga pinagtabasan ng mga gulay, prutas, na tuyong dahon, dumi ng mga hayop, at iba pang katulad nito. Tatlo, ang halaman ay kailangan bungkalin ng isa o dalawang beses sa isang linggo. Pang-apat, ang organikong abono ay maaaring makuha sa madaling pamamaraan. Lima, ang compost pit ay inilalagay sa maayos na lugar para madaling makita ng mga tao. Anim, mahalagang may handa ang tamang uri ng lupa bago magtanim ng halamang gulay. Pito, diligan ang mga pananim isang beses sa isang linggo. Walo, ang luwad ang pinakaangkop na uri ng lupa na maaring pagtaniman ng mga halamang gulay. Siyam, mas mainam gamitin ang mga commercial artificial na abono kaysa sa organikong abono. Sampo, maaring isama sa paggawa ng abonong organiko ang mga basag na salamin at mga plastik. Okay, magbibigay ako ng 5 minuto para sagutin ang mga sumusunod na tanong.